Narito na ang programang inyong pinagkakatiwalaan, ang programang mas pinalakas at mas pinalawak sa pagbibigay serbisyo sa inyong lahat. Ngayon ay Biyernes, January 4, 2013. Tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Sininop ng mag-asawang taga Novariches, Quezon City ang kanilang pera at pinaghandaan ang hinaharap. Kaya naman, nag-invest sila sa isang pinit company. Ngunit tila nawala ng kabuluhan ang ginawa na ito matapos na magsaraan ng saming pinit company at mailipat sa Insurance Commission ang jurisdiction nito. Alamin natin ang kanilang kwento sa report na ito ni Irene Quintana. Paghahanda para sa kinabukasan. Yan ang naging priority ng mag-asawang Fernando at Yolanda Salvador, may-ari ng isang recruitment agency. Kami pong mag-asawa ay nagsikap na magbayad ng maraming taon para pagdating naman ng panahong kailangan namin, eh hindi kami matatarantang maghanap ng mga panggastos. Nag-apply ng insurance ang mag-asawa sa permanent plans noong November 1992. January 23, 1998, nabayaran nila ng buo ang kinuhang insurance sa halagang 130,200 pesos. Kwento ni Yolanda, sa darating na February 23, 2013 ang maturity period ng insurance na kinuha nila. Gayunman, nagsara na ang firma plans at nailipat na ang jurisdiction nito sa Insurance Commission. Nang makipag-ugnayan sila sa Insurance Commission kaugnay ng problemang ito, sinabi anila sa kanila na i-release na ang kanilang claim July ng taong 2012. Hanggang sa umabot na ngayong Enero ng taong 2013 ay hindi pa rin daw nila ito natatanggap. Sa kabila ito ng patuloy nilang pagpa-follow up sa Insurance Commission. Ayon kay Yolanda, mahalaga para sa kanila na makuha ang naturang insurance dahil sa kasalukuyang kondisyon ni Fernando. Sa edad kasing 60 ay tinamaan ito ng malubhang sakit. May stage 4 lung cancer ito at kailangan ng pamalagiang pagpapagamot. Nag-undergo po siya ng radiation ngayon at marami pang ibang treatments na ginagawa sa kanya kasi integrative ang ginawa sa kanya. Binibigyan po siya ng vitamin C through intravenous at napakaraming supplements pong binibili kasi yung mga check-up sa mga doktor. Almost every day nasa doktor kami sa ospital. Napakalaki po talaga ng ginagastan namin. Kung tutuusin ay hindi na dapat nila problema pa ang financial assistance para sa pagpapagamot ni Fernando dahil naging kampante na sila dahil napag-ipunan na nila ito sa insurance. It is really very frustrating. Sobra po na ang pakiramdam namin ay para kaming niloko. Sa bagay, maski sino naman, for that matter, mag-invest ng ganun, tapos hindi yung makukuha. Talagang niloko ka na nga. Hindi namin alam kung paano nila ginawa, kung paano nila minanage yung pondo para makarating sa ganitong sitwasyon. Basta ang alam lang namin, yung pangako nila na pagdating ng panahon, maturity date, or kung kailangan na namin kunin, ay magagamit naman kung sakaling kailangan nila. Ako si Irene Quintana, ang inyong koresponde. Meron tayong mga kapanayang mamaya sa Insurance Commission. Abangan po yan sa pagbalik ng Responde.